Yan, ito po mga kabayan, isasaling ko na po sa baso itong ating pinakuluang dahon ng sambong. Magandang araw po mga kabayan at welcome po kayo ulit sa aking channel. Ngayon po naman, ang ating gagawin ay amin pong ipakikita sa inyo kung paano po natin gagamitin ang halamang sambong para po makatulong sa ating mga karamdaman. At ito po ay aming ipapakita sa inyo sa video. Ang pinakuluang dahon ng sambong ay mainam para sa pagtatae, plema, ubo, hika at pananakit ng sikmura o tiyan. Samantalang, ang pinagbabara naman ng sambong ay nagpapakondisyon ng tiyan at nagpapababa ng lagnat. Inumin ang pinakuluan o pinagbabarang mga dahon ng sambong kung mahina ang regla. Ang doses ay normal. Inumin ito bago kumain o pagkatapos kumain. Ang sariwang dahon ng sambong ay ginagamit ding pantapal sa mga sugat o sa noo kung masakit ang ulo. At ang pinakuluan namang ugat ay iniinom din para patalsikin ang mga bulate. At para naman po sa mga lumbago, pananakit ng mababang bahagi ng likod, rayuma, kasukasuan, pwede po tayo maglaga ng dahon ng sambong na kahit gano'n na ang dami at tayo po ay magbababad sa malaking planggana o banyera na lubog ang ating kasukasuan, ang ating tuhod para po ay maalis at makabuti sa ating pakiramdam. At ang pagganap po nito ay pwedeng 15 hanggang 20 minuto. At ang tubig po ay katamtaman lamang ang init na kaya pong agwantahin ng may katawan. At ito po ay makakaramdam tayo na magandang ginhawa at matanggal yung pananakit sa makatulong na mapahusay ang ating pakiramdam. Gumamit ng kahit na anong dami ng dahon sa paglalagay sa ating batya. 3 hanggang 4 beses sa isang linggo nating gagawin. At kung may rayuma, durugin o dikdikin sa almeres ang dahon. Haluan ng kaunting langis ng niyog at siyang gawing pamahid, pangmasahe sa masasakit na kasukasuan, bisig o braso. At ang dinikdik o dinurog na dahon ng sambong ay nakatutulong ding imasahe o ipahid sa dibdib kung sumasakit. At ngayon po naman ang atin mong isusunod ay yung pong pamamaraan kung paano natin gagamitin ang paggagamot ng ang pamamaraan kung paano po makakatulong ang sambong sa ating katawan. So ayan po mga kabayan, kumukulo na po yung ating dahon ng sambong. At ito po ay mga 10 to 15 minutes na akin na pong hahanguin at ilalagay ko sa baso. At pagkayan po natin inumin ay di atin pong iinumin para po mapabuti ang ating pakiramdam. Ganito po mga kabayan, isasaling ko na po sa baso itong ating pinakuluang dahon ng sambong. Atin pong pipigyan ng kaunting kalamansi para po pag ating inom ay medyo masarap-sarap ang lasa. Ang sunod po naman natin gagawin, lalagyan po natin ng honey, 1 kutsara. Para po makatulong din na gumihawa at makapagpababa ng ating bad cholesterol sa loob ng ating internal organ. Ito po.
ibang paglalagay ng honey, depende po sa inyong panlasa. Kung medyo kayo naasiman pa, pwedeng dagdagan ninyo. Kung okay naman sa inyo, okay na po. Pero ang iba po naman, ay iniinom ng wala ng kalamansi, wala ng kulot. Pero ito po yung kulot or honey, kalamansi, nakakatulong din po yan. Na malinis ang bampo, yung mga bara sa ating artery, nakakatulong po yan. Malinis ang ating yung ating urinary tract infection dito sa ating pantog at nagiging hawa po. Yan po natin. Yan, ito po yung ating pinakuluan o tiyan ng sambong. Ito po ay kahit sa mga tao na may kaunting nararamdaman, lalo po sa mga babae na mayroong dysmenorrhea na hirapan sa kanilang menstruation, pwede po itong ating inumin sa umaga, pagkatapos kumain o bago kumain. Ito po, napakasarap po ng lasa, tama-tama kaunting asim at yung honey. Ayos na ayos po. Yan. At ngayon po natin namang susunod mga kabayan, yung po namang demo natin ng pagtatapal ng daw ng sambong sa ating ulo, sa ating mukhang masakit o dito sa ating sugat, at yung pong pagmamasahe sa ating mga kasukasong o sakali pong paga para sa ganyan pong mababa, mapaginhawa o maipsan yung ating nararamdamang inflammatory yung pamamagas sa ating mga tuhod o mga kalamnan dala po ng rayuman na nakukuha natin sa sobrang ating pagod at kalabang.